day, good morning, good evening sa inyo mga Spikitikta. Dito naman tayo sa Bisikleta Manila at meron ako dito nakitang bisikleta. At syempre ito, sobrang baba ng preso talaga at pwedeng-pwede na talagang ibigay sa inyo sa sobrang murang halaga. Alam nyo, sobrang ganda na ito. Bakit kamo? Cannondale lang naman to, pero syempre limited na rin naman to, syempre naka-Raffle na rin yan. So para sa mga nakakaalam, lahat na nang meron na ito, syempre medyo may pagka-limited tong bisikleta na to. Alright, simulan na nga natin ito, napakagandang bisikleta na to. At syempre tignan nyo naman ang kulay na ito, yung colorway nya, napakakinis. And by the way, frame size nga pala nito is size 51. Tika na ako. Umusog bigla. Size 51. Okay, size 51 po yan. At syempre, ay nako, UCI na rin po yan. And by the way, carbon na rin to, no? Lahat. Frame itself, carbon. Fork is carbon na. At syempre, integrated na rin yung kanyang drop bar. And by the way, ang drop bar na nga pala na ginamit dito is pro na rin. Okay? Group set itself, that would be Ultegra na. Okay? Hindi ko na kailangan patagalin tong bike check na to. At syempre, mahalaga ang oras ninyo ni sa akin. Dito tayo mapunta. Down tube niya naman, syempre, nakalagay yung kanyang Cannondale. Okay? Yung kanyang branding itself. Alright? So, syempre, may kasama na rin tong battle cage. And by the way, just to let you know, dalawa lang ang meron nito sa Pilipinas. Yung isa sa Pampanga, no? And then, syempre, si Sir Carlo. Dalawa lang sila nagkaroon nito sa Pilipinas. So, kaya sinabi ko kanina, sa intro pa lang, is limited po talaga to. At syempre, UCI na rin yan. Syempre, hindi po yan yung sticker na nabibili sa Shopee, ha? Okay? Kasi yung mga meron pong ganyan, is yan po talaga yung mga ginagamit sa pangkarera. Hindi to pwede yung mga pwedeng gagamitin mo lang sa mga criterium races. No. Iba po yun. Okay? Once you have a UCI na bike na pwedeng-pwede mong gamitin sa mga puntusan talaga. Kung gusto mong kumarera talaga, gusto mong karirin, ito yung mga bisikletang kailangan mo. Okay? Para makasali ka sa mga national races, like yung mga Ronda Pilipinas, most likely, lahat po yan is UCI na po yung mga ginagamit nilang bike. At syempre, kailangan mo rin ng lisensya. Ina-apply lang naman po yan. Okay? Yan, andyan po yung mga kailangan nilang gawin, like yung mga anti-doping. Yan. Yan yung mga importante dyan. Kaya kailangan mo ng lisensya para kumarera sa mga national. Alright? So, syempre, kailangan mo mag-ensayo. Battle cage. Lagayan ng battle cage, pwede mong i-adjust. Okay? So, dalawa yung kanyang lagayan dito. Bali, tatlo yung kanyang lagayan dito. Pwede mong adjust dito, pwede mong iangat. Okay? Meron din siya dito sa may kanyang what you call this seat tube. Okay? At syempre, bukod sa carbon to, ISO 4210 na rin po yan. So, yung ISO po na yan is dyan mo po malalaman kung matibay po talaga yung frame nito. So, dumaan po ito sa mga matitinding stress test. Okay? Hologram yung kanyang crankset. So, syempre, halotech na rin po yan. 5236 teeth yung kanyang chainring. Okay? Ultegra yung kanyang what you call this FD. At syempre, naka-brace on na rin po yan. Ayan. Naka-brace on na rin po yan. And then, syempre, pagdating naman sa kanyang RD, Ultegra na rin yung ginamit sa kanya. Okay. So, syempre, pagdating naman sa kanyang hubs, Ultegra na rin ang ginamit. At syempre, sa kanyang rotors is naka-i-stick na rin po yan. Hydraulic na rin po yan. At syempre, Ultegra na rin po yan. Okay? So, pagdating naman sa rim neto, Ultegra C50 na rin po yung ginamit sa kanya. Okay? Carbon na rin po yan. Sa tires naman, ang ginamit dito is Vittoria Corsa. Okay? Graphene po yan, 2.0.
mainam na rin po yan. Hologram na rin yung kanyang seat post. Okay, dito tayo mapunta sa napakagandang saddle na ito. Saddle niya is Sel Italia, boost po, napakainam. Mas maganda to, pampagaang din to lalo. Drop bar, nut, at syempre integrated na rin po yan. Tulad ng sinabi ko kanina, yung kanyang tawag dito yung bar tape is pro na rin po yan. Pro is by Shimano. Okay, so dito may kasama na rin po siyang lagay ng mga Garmin mo, mga Cyclo computer. So pwede mo rin po siyang tanggalin. Okay, so sabi ko nga kanina integrated po siya. Dito po lahat dumadaan, lahat ng mga cables niya papasok dito sa kanyang stem. Okay, so syempre pagdating sa fork na ito, this is carbon na din. Okay, so yan yung napakagandang bisikleta natin na si Cannondale Supersix Evo. Okay, napakapogi na ito. And by the way, so syempre si Sir Carlo ang may-ari nito. Sabi ko nga dalawa lang sila ang may-ari nito. Ito na ang presyo niya. Ang presyo niya dito sa Bisikleta Manila as of this June 2023, that original price nito is 360. Okay, ayan. 360 discounted price, that would be 210 na lang. Napakamura na niyan. And then syempre, kung ikaw naman eh medyo may kalakihan o ano, I highly suggest to double check yung mga size chart ng mga brands, like tulad ng sa Cannondale, dahil wag ka magbe-base sa generic na, what you call this, generic na size chart, yung mga walang brand. Mas maganda bumisita ka sa site nila mismo, like tulad nung kay Cannondale. Check mo yung size chart nila doon. At syempre, sukatin mo rin yung inseam mo. Okay, kung nag-aalala ka kung sasayad ba o tama lang sa'yo yung size 51. Okay, since dalawa na lang sila meron dito sa Pilipinas, highly suggest sukatin mo kung gusto mo talagang kunin to. Okay, 210,000 pesos, sobrang pristine, sobrang ganda. Wala na ako masasabi sa bisikleta na to. So syempre dito lang yan sa Bisikleta Manila. I highly suggest follow nyo na rin yung Facebook page nila. Follow nyo na rin ako. Follow nyo na rin yung mga kapitbahay nyo. Alright? So till then mga Sprigitig, ngayon lang tayo nagbabalik dito sa Quiapo at madami pa tayong sisilipin ng mga bisikleta. Alright? Till then, ciao!